So then matatapos po kayo ng 220. 220. Ah, okay, okay. Sige po. So ang unang tanong ko po sa inyo, sabi niyo kanina na hindi po ninyo ikiniklaim na kayo po yung totoong iglesyang itatag ni Kristo. Pero kiniklaim ninyo na naging totoo po kayo nang dahil associated po kayo sa iglesyang itinatag ni Kristo. Totoo po ba po ito? Yes. Okay. So kung totoo po ito, associated po kayo sa iglesyang totoong iglesyang itinatag ng Panginoon sa Kristo, sino po ang tumanggap po sa inyo para maging associated po kayo sa iglesyang itinatag ng Panginoon sa Kristo? Ang sabi po doon sa aking argumento, yung mga naidagdag po ay nabautismuhan. Tinanggap yung word ni Pedro, sumampalataya sila, nabautismuhan, doon po sila nadagdag sa iglesia. So ganun din pong way, doon kami nadagdag. May mabasa po ba kayo sa Biblia, kapitulo at bersikulo, na magiging ano ka po, magiging associated ka po sa iglesyang itinatag ni Kristo by way of claiming sa nakasulat sa banal na kasulatan na naging associate po kayo ng dahil nabautismuhan din po kayo kung walang responsableng tumanggap sa inyo from the first century Christian? Hindi po. Ang sabi po ganito sa Acts chapter 2 verse 47, sir. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Wala po doon nilagay na meron pong tumanggap sa kanila. Tinanggap sila ni Pedro, tinanggap sila nila. Wala pong ganun. Yung nabautismuhan, tumanggap sa pinamalita ni Pedro at sumunod at nabautismuhan sa pangalan ng Panginoon sa Kristo ay nadagdag po sa church, added to the church. That's clear po eh. Wala pong nakalagay doon na kailangan tanggapin ka ng isang individual. So, sino po yung nagturo? According sa Acts chapter 2. Si Pedro po. Sino po nagturo po sa inyo para maging same po kayo sa sitwasyon ni San Pedro sa panahon ng tinanggap po nila yung mga nabautismuhan na 3,000. Sino po ang nagturo po sa inyo ngayon? Sino tao po ang nagturo sa akin? Hindi ko po maalala kung sino yung nagturo sa akin. Tao po ang nagturo at yung tinuro niya yung Acts 2:38. Hindi po pwede po yun. Magturo lang siya ng Acts 2:38 pagkatapos walang connection doon. So yung tao nagturo po sa inyo, concerning that faith, meron po ba siyang connection sa mga apostol? Meron po siya connection dahil nabaptize po siya in Jesus name. Nadagdag po siya sa church. Sino po nagbaptize po sa kanya na may connection sa mga apostol? Ay, pagbibigay alam ko po sa inyo later on. Ay, hindi po. Ngayon na dapat. Ngayon na dapat. Bro. Ay, yes. The brown out lagi. Daan pa ko. Bro, pasensya na bro. Bigla lang nag-brown out talaga dito sa amin. Yung wifi ko, ginamitan ko lang ng yung power pack, no? So pasensya talaga, no? Medyo may interruption talaga yung ano. Natapos na time post ko, brother Brian, 6 minutes and 29 seconds. Mag-turn off lang ako ng camera ha kasi madilim talaga dito. But still I have 80% of my cellphone yung ano lang, yung patay lang yung talagang ilaw dito, but my wifi is aabot pa to ng 4 na oras. Okay? So, Brother Brian, continue 6 minutes and 29 seconds. Go ahead. Sir Roland. Yes, bro. Kanina po kasi, nung nawala po kayo, naka-first question po ako sa kanya. So, ibig sabihin, ganun ba? Sa first question. Okay. Sige. Ibalik ko na lang sa 10 minutes, bro. Diretso na tayo sa ating cross-examination. Okay. So, balikan ko na lang sa replay, no? Yung pamahayag ni Brother Brian kasi gusto ko ring marinig yung kanyang side. But anyway, no, the show must go on whatever happened. Okay? So, Brother RJ Sino, ready to cross, brother? Yes, sir. Kahit yes, nakapag-cross ka na. Okay, yes, so 10 minutes. Remind ko lang 30 seconds rule tayo, 30 seconds rule. Go ahead, brother Argentino. So, sa akin po kasi sagot po niya kanina po Sir Roland na inangkin po nila, kiname po nila na they are the true church na galing sa Panginoong Jesucristo by association. Yung sinabi po niya. So, ang tanong ko po nito, sa banal na kasulatan, yung na-associate sa mga apostol may nagturo sa kanila. At ang San Pedro, galing po siya, ipinadala po siya ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, sabi mo, na-associate po kayo. Pagkatapos, tinuruan po kayo ng pastor po ninyo. So, ang tanong ko po ngayon, sino po ba ang nagpadala ng pastor po ninyo para makonek po natin doon sa mga apostol?
30 seconds, go ahead. Yung pagkiking part po namin ng church is true baptism po in Jesus. Objection, name. Mr. Moderator. So kapag kasi nag... Objection, objection, sandali. Moderator's time. Brother Brian, may katanungan na sino? So naghahanap ng person. No, kasi sino? So responsive lang tayo, Brother Brian. But anyway, Sir RG Sino, tanong, ano yung objection natin? Ang objection ko po is klarong-klaro po ito, naghahanap po tayo ng tao eh. Kasi kiniklaim okay. po nila yung nakasulat sa banal na kasulatan. So naghahanap po ako ngayon ng ebidensya na may connection po ba kasi apostolic eh. So ang Panginoong Jesucristo nagpadala sa mga apostol. Ang mga apostol, ayun, namautismo po sa nagturo. So sabi niya, tinuruan raw okay. po sila. Pagkatapos, sino ang nagturo sa kanila para ma-associate po nila yung sarili po nila sa iglesia sa first century? Okay, so 30 seconds, Sir Brother Brian. Go ahead. Objection din po ako doon. I counter objection. Go ahead. Counter objection. Kasi yung tanong niya po, it assumes kasi na may kailangan ng tao para ma-associate ka. Kapag kasi sinagot ko yon, indirectly, nag-a-agree ako sa kanya. Eh samantalang okay. stand ko, ang sabi ko lang, paano ma-associate by baptism? Hindi, wala akong tinutukoy na tao. So kapag yung tanong niya po, sinagot ko, it directly assumes na parang nag-a-agree ako na may kailangan ng tao na mag-i-invite sa iyo papasok. Okay, moderator's time, sandali lang brother ha. So meron tayong rules brother na sa rule number 10. Lahat ng katanungan ay dapat is nasa tema natin. But follow-up question kasi niya yan, Brother Brian. No? Follow-up question niya yan. So, kailangan na talaga nating sagutin, Brother Brian. No? Total, pwede po mag-pass? Yes, you can pass. You can pass. No problem. No problem. Kung mag-pass ka, bro, next question na natin. Okay. Ako pa pass. Okay? Okay, next pass. Pass, next question. Okay, Brother Argentino, continue. 9 minutes and 5 seconds. Go ahead. Okay, so next question. So, ngayon, sabi mo kanina na associated po kayo, hindi mo masagot kung sino po yung taong nagturo po sa inyo. Kung associated po kayo, so ibig pong sabihin, yung may authority sa inyo is yung iglesyang kung saan po kayo na-associate. Tama po ba ito? Pakiulit. Time pause tayo kasi pinaulit. Moderator's time. Moderator's so, time. 8 minutes and 41 seconds. No? Kapag pinaulit yung tanong, naka-time pause tayo, tatakbo ito after makumpleto ni Sir RG Sino ang kanyang pag-ulit ng kanyang question. 8 minutes and 41. Ulitin, Brother RJ. Go ahead. So, simple lang po yung tanong ko eh. Sabi niya, associated po siya sa unang mga Kristiyano. So ibig pong sabihin kung associated po sila, so ang may authority or ang humawak sa authority bilang isang true church hindi po galing sa kanila kundi doon sa iglesia kung saan po sila na-associate. Tama po ba ito o hindi? Mali. Hindi po. 30 seconds explanation, go ahead. Ako po mag-explain? Sandali ha. Opo, sandali ha. Sandali, moderator's time, sandali. Brother Brian, ikaw talaga mag-explain, no? Kasi meron tayong categorical question, tapos followed yan ng 30 seconds explanation. No? Paano po okay? Kung ayaw mong mag-explain, sandali. Makinig ka muna. Kung ayaw mong mag-explain, sabihin mo lang next question. No? Sabihin mo okay. lang next question kung ayaw mong mag-explain. Ganun lang yan, no? Sorry po, sir. Okay, so, okay. Sabi mo tama ba yun or mali? Sabi mo mali, magbigay ka ng question or explanation or hindi? Hindi po, hindi. Okay, next question Sir RJ, go ahead. Okay, next question. Dalawang tanong na po, hindi po nasagot. Next question, another question. Sabi niyo associated po kayo sa iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo. Ito bang pa-association po ninyo na galing sa itinatag ng Panginoong Jesucristo, may otoridad po ba kayo na iparehistro ang iglesyang ito kung saan lang kayo na-associate lang sa iglesyang totoo? Required po kasi. Answer po, required po magpa-rehistro eh. Objection, Mr. Moderator. Ang tanong ko po nito is meron po ba siyang authority na yung iglesya kung saan lang po siya na-associate bilang member lang po sila pagkatapos ipinarehistro po niya yung buong iglesia, kumbaga. May okay. authority po ba kayo?
Okay, categorical, Brother Brian, may authority ba kayo or wala? Pass ako dyan, pass. Pass. Okay, next question. According sa batas sa itong tinatawag na, kasi ang sa topic po natin is about the ano eh, about yung the Church of the Apostolic Truth that registered in the Philippine government. Naparehistro po itong iglesia po ninyo under sa batas Republic Act 11232. Pwede niyo po bang isabi dito sa mga nanonood po sa atin pong programa ang section 5 sa Article Republic Act 11232 patungkol po sa incorporators. Pwede niyo po bang isabi? Ah, hindi po. Okay, sabi sa Article Section 5 sa Article 11232 na yung mga incorporators, sila po yung mga originators and founders. Totoo po ba ito? Hindi. Hindi totoo? Sino ang masutuo sa inyo? Ikaw o ang gobyerno ng Pilipinas? Sinasagot ko po yung base sa akin. Sa inyo lang po. Yung po ang interpretasyon nila doon. So ibig sabihin, ibig sabihin, kinukontra na po ninyo yung batas ng Pilipinas hindi, kung saan kayo nagparehistro. Hindi po kinukontra. Kinukontra, so tama po yung sinabi ng Batas Pilipinas na ang mga incorporators kung saan sino po nagpaparehistro, sila po yung founders ng corporation na ipinarehistro po na sa Batas ng Pilipinas. Tama po ba? Yun po ang interpretasyon nila doon. Sino yung nagpa-rehistro, sila po yung... Okay, objection, go ahead. Mr. Moderator, we are talking here about facts. We are talking here about the law. Bakit po? Okay. Kasi nandiyan po kasi sa topic po namin na registered po ito sa Philippine government, particularly sa Securities and Exchange Commission. So ngayon, siyempre, under po ito ng batas. And siyempre, alam ko po na itong si Pastor Badaw, is alam po niya na kung ano po yung batas nandoon kasi hindi po niya maparehistro kung hindi po niya alam yung batas na nandoon. Okay. Moderator's time. Repeat your question, Brother Argisino, kung meron, para ipasagot natin kayo. Baka merong categorical. Go ahead. Ang categorical question ko po, sabi sa Section 5, ng Article Republic Act 11232 concerning the registration of the corporation. Kasaya na po dyan yung tinatawag mga sekta, mga religions. Totoo po ba ang sinabi ng batas ng Pilipinas na kung sino po yung nagparehistro, siya po yung founder at originator ng iglesia ang kanyang ipinarehistro? Tama po categorical? Ba? Categorical? Totoo ba? Go ahead. Based sa perspective ng law, yes, tama. Tama po ba? Di ba... Ayon sa banal na kasulatan, kung ano po yung sinabi ng batas ng tao, di ba ginamit po ito sila ng Diyos para iparating sa atin kung ano ang kagustuhan po ng Diyos. Tama po ba ito? According sa Romans. Pakiulit po yung tanong. Next question. Pakiulit po yung tanong, sir. Simple lang tanong ko eh. So, ang batas ng Pilipinas, sabi mo, sa kanilang perspective lang po yan, sabi mo. Pero according sa Biblia, according sa katuruan ng mga apostol, di ba klarong-klaro po yan, na kung sino po yung namamahala sa gobyerno, sila po yung nagsasalita sa pagbibigay ng order, pagbibigay ng mga batas sa gobyerno, bilang isang nakasunod po sila kung ano po yung sinabi ng Panginoong Diyos. Tama po ba ito? Tama. Kalooban po ba ng Diyos ng sinabi? Moderator's time? Moderator's time? Bro Argisino, mayroon siyang 30 seconds qualification. Brother Brian, kung ayaw mong magbigay ng explanation mo for 30 seconds after categorical answer, sabihin mo na lang next question, ha? Para ano, kasi meron kasi tayong rule, no? So, magbigay ka ng 30 seconds explanation, Sir Brian? Wala na po. Sige po. Magbigay ka? Explain. Sige, 30 seconds. Go ahead. Hindi po natin nilalabag yung batas. No, sinasabi ko lang po sa kanilang perspective, no, yung nagparehistro, sila yung nag-establish, sila yung founder. Okay? Agree ako doon based on their perspective. Hindi po ako sumusuway doon sa batas na yun. No? Yun po. Hindi yun yung tanong ko eh. Pastor Badaw. Hindi yung tanong ko eh. So, ang tanong ko simpleng-simple lang eh. Ayon sa batas, ang incorporator sila po yung tinatawag na founder. And ayon din po sa banal na kasulatan, naturo din po ng mga apostol, di ba sabi niyo kanina, bawal baguhin kung ano po yung katuruan. Turo din po ng mga apostol kung sino po yung namamahala sa gobyerno, ang Diyos rin po mismo.
ang may kalooban na sila po yung mamamahal at sila po yung may sabi. So sumasang-ayon ka ba na sumasang-ayon po ang Diyos, katuruan po ng Diyos mismo na itinuro sa mga apostol na ang sinabi ng gobyerno ay tama, concerned sa kanilang pamamalakad sa gobyerno. Tama po ba? Opo, tama. Tama po ba ang sinabi ng gobyerno? 30 seconds, Sir RJ, sandali. 30 seconds, Brother Brian, 30 seconds, go ahead. Ano na, next question, sorry. Okay. Tama go po ahead, ba ang sinabi ng gobyerno? Tama po ba ang sinabi ng gobyerno at kalooban din po ito ng Diyos na ang nagparehistro according sa Section 5 Article 11232 na ang nagparehistro siya po yung founder. Totoo po ba ito? Hindi po totoo. 30 seconds, go ahead. Opo. Kasi po ang sinasabi doon sa verse na hindi naman niya kinu-quote, sinasabi lang niya, sabi ng Panginoon, sabi ng ganon, ay patungkol po sa pagsunod sa batas. No? Kapag ka meron po silang pinapatupad, dapat gagawin mo. Hindi ko po nilalabag yun. Yun po yung paliwanag ko kanina-kanina. Wala po ako nilalabag doon. Sinasabi ko lang sa kanilang perspective, tama po yun. Pero hindi ko po yun nilalabag. Okay? Nagko-quote siya ng talata na hindi niya kinu-quote ko ano yung verse. Okay, so, next question. Next question. Objection, so, go ahead. Sinabi ko po kayo na chapter 13 eh. Chapter 13, yung namamahala, kalooban po ito ng Diyos kung sino po yung namamahala. And sumasang-ayon ka sa first premise ko. At kung ano po yung sinabi ng gobyerno, kalooban po ito ng Diyos, tama po ba? According sa Roma, okay, moderator's time. Objection ito, Brother Argesino, but wala na siyang oras to ano, i-repeat mo na lang yung question kung gusto mong i-repeat or mag-next question ka, Sir Argesino, go ahead. Okay. Romans chapter 13 verse 4, sapagkat ang mga namumuno sa bayan ay mga lingkod ng Diyos para sa ating ikabubuti. Pero kung gagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil may kapangyarihan silang parusahan ka. Ito bang sinabi ng tinatawag na gobyerno na itong nagparisto, sila po yung founder, masama po ba ito o hindi? Hindi. Agree nga po ko, tama nga po yun. So sinasang niyo po. 30 seconds, 30 seconds, go ahead. 30 seconds, 30 seconds, Brian, go ahead. Opo. Wala pong masama doon sa perspective nila na yung sino yung nagparehistro, sila po yung founder, sila yung established, sila yung nag-establish. Wala pong masama doon, perspective po nila yun. Okay. Sa Romans chapter 13 verse 4, lingkod po sila ng Diyos at kalooban po ng Diyos ang mga ginagawa po nila sa pag-implement po nilang batas. Tama po ba ito? Tama. Tama. Kung kalooban po ito ng Diyos, tama po ba na kalooban po ng Diyos ng sinabi ng gobyerno na yung nagparisto, sila po yung founder sa corporation na kanilang ipinaristo, tama po ba? Yes, tama po yun. Ayon nga po sa perspective din na tama po yun. So, kalooban po ito ng Diyos? Yes. Yes. So, ibig pong sabihin, yung nagparisto sa sekta po ninyo, pwede ko ba bang malaman kung kailan po ito naparisto? Kasi po nandito ako sa gitnang silangan, iba po ang nagparisto ng organization. Kailan po? Kailan po? Kailan po naparistro? E kung doon ka ko, 2019, ganyan. 2019. Ah, 2019. Bago pa po. 2019, 2018. So sa 2019, imposible man po si Panginoon si Cristo nagparistro, di ba? So, siyempre, pwede nyo po bang masabi? Pwede nyo po bang masabi kung sino po yung nagparistro? Ay, yung body po, yung kapatid ko, yung father ko, marami po kami mga pangalang pariso. Wala po si Jesus Christ doon. Ah, wala po Jesus Christ. So, wala ibig po sabihin, wala po si Jesus Christ. So, ibig sabihin, yung totoong iglesia na kung saan kayo na-associate, yan po yung ipinaparistro po ninyo. Ano po? Yung totoong iglesia kung saan yung sinasabi nyo na-associate po kayo. 'Di ba yung the Church of the Apostolic Truth, ito po yung totoong iglesia, sabi mo, 'di ba? So ito po yung ipinaparistro po ninyo. Hindi po. Associated lang po kami doon. Oh, sino pala kayo? So ibig sabihin associated lang po kami doon. Kaya nga kinoconnect po natin eh. Kinoconnect po natin yung association po ninyo sa iglesia ng totoo. 'Di ba? So ngayon kung hindi ka po makapagturo sa akin na merong isang tao o isang tinatawag na member na galing pa mismo ha sa tinatawag na totoong iglesia na kasama mo ngayon, ninyo ngayon na iparehistro, so ibig sabihin bogus itong iglesia ang inaaniban mo. Parang side comment po yun ha. Ay hindi po, totoo po yun. Moderator's time. Okay, Brother Brian, ano yun bro? Okay, sandali. Yung pagkasabi niya bro is in form of question yun, no?
So either sagutin mo yun or hindi, meron kang 1 minute na 30 seconds na explanation. But I hear objection coming from you. Ano yung objection natin? Objection kasi, although it is in the form of question, it is sarcasm. Okay. Sarcasm yun eh. Okay. Did you get my point? Okay. Moderator. Yes, counter objection, go ahead. Hindi po yung sarcasm, Mr. Moderator. We are talking here about the truth. Yung katotohanan. Okay. Talagang masakit po talaga yung katotohanan. So ngayon, okay. Tinitingnan po namin dito kung ito bang association po nila, tagang connected po ba sila o hindi? Kasi naparehistro okay. po kasi. Moderator's time. Brother RGC, no, klaruhin ko lang yung anong definition mo sa bugos na sinabi fake, mo kanina. Fake. Okay, so Brother Brian, so bugos means fake or hindi totoo or whatever, no? So paki-reconstruct na lang, Brother RGC, no, yung last question mo. Then after niyang magsagot, meron na lang tayong less than 1 minute. One question na lang tayo, then final answer na si Brother Brian. Go ahead. Okay, so ganito po kasi. So sabi, pinipilit po yung associated po kayo sa totoong iglesia. Pagkatapos kayo po yung nagpaparehistro. So ngayon, sino po yung mga lideres, yung mga namumuno sa totoong iglesia na nagbigay po sa inyo ng otoridad na iparehistro po yung iglesia kung saan po kayo na-associate? Yung tanong niya po is, Mr. Moderator, linawin ko yung tanong niya, no, kung na-digest ko. Naghahanap siya ng mga tao from the original church na kasama namin na nagparehistro, tama ba? Yun ba yung tanong niya? Yes, brother. Yes po. Wala. Meron ba? Wala, okay. Last question, Argentina, go ahead. So sasayunan mo ngayon na yung ginagawa niyong pagparehistro ay gawa-gawa niyo lang yun pagkatapos walang kahit isang may connection doon sa mga apostol na nag-utos sa inyo na iparehistro to iglesia ang inaaniban mo. Anong tanong niya po doon, sir? Iulitin yung tanong, Sir Argentino, go ahead. So, sumasang-ayon ka ba ngayon na yung sektang inaaniban mo ngayon na ipinarehistro sa gobyerno ng Pilipinas, itong sektang ito ay bugos, fake. Bakit? Kasi wala pong kahit ni isang tinatawag na galing sa totoong iglesia na nag-utos sa inyo para iparehistro ito. Tama po ba? Hindi po kami fake. Kasi po, paliwanag, naghahanap siya ng original na kasama doon. No? Matagal na, 2,000 years ago na po yun eh. At pinatunayan ko po dito sa aking argumento na para maging part ka ng church, kailangan nabautismo ka sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. So even though wala kaming kasama sa original na tinatag doon, kami po ay part ng original church because based doon sa binasa ko, kung paano po mapabilang doon, ay kailangan mabautismoan ka sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, so maraming salamat.